but in his city shall he honor the God of forces, and a God whom his fathers knew not shall he honor with gold and silver and with precious stones and pleasant things. Thus shall he do in the most strongholds with the strange God, whom he shall acknowledge and increase with glory, and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but this shall escape out of his hand, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon. And he shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. But he shall have power over the treasures of gold and silver, and over the precious things of Egypt, and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many. Sabay-sabay. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end, and none shall help him. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita niyo, Lord. I pray ang paggabay niyo, Lord. Medyo mahirap na topic, mahabang verses, passages, and topic, Panginoon, na marami po ang nag-stumble dito. I pray at least makuha namin pa yung dapat tayong makuha sa mga passages nito, Lord. Di namin na inangkil na makuha namin lahat. But this yung significance nito, Lord, sa aming time din, Panginoon, sa future namin. Nila ko po, Lord, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makuha po na po. Okay, it's 4:01. Subukan kong tapusin to ng 4:30, ha. So, at least kayo nakaupo, no? Kamusta naman kayo? So, gusto ko lang sabihin, bago tayo mag-umpisa, may time. Marami kasing klase ng pag-aaral. Okay? So, pwede yung kanina, may pukpukan, may exhortation, mayroong encouragement. Pero may mga time din ng purong aral. Okay? Ito yung na ginagawa natin sa Daniel kasi kailangan aralin. Yung iba doon na hindi natin sinasabi, naitindi natin lahat. Pero at least makuha natin yung dapat natin makuha kasi nga, nasa Bible yan. Di ako naniniwala sa sinasabi ng iba na nasa Bible lang pero hindi natin itatouch. So, yung iba naman sabi, wala na yan, hindi na kailangan aralin. Yung iba naman, hindi significant sa time natin, sa mga ihudyol lang yan. Di ako naniniwala doon kasi andito siya. So, again, sa personal Bible reading natin, dinadaanan lang natin yun. Pero ngayon, dinivote natin tong time na to, no? Though na pupush nga lagi pag yung morning services hindi natatapos yung sermon, pero ano natin, ha? Push natin. Amen. So nabasa naman natin na, so ito yung klase ng mga studies na medyo masalimot kasi nga ang daming detalye. So ang ganda naman sa atin, naka-record tayo, pwede nyo balikan. At ito rin po yung topic. By the way, kung naalala nyo pa yung Daniel 10, hindi ko na maalala kung kailan yun. So, pero tinignan natin Daniel 10, preparation lang yun dito sa 11 and 12. Hindi natin tatapos yan hanggang 12, basta naalala nyo pa ba yun, yung nag-fasting pa si Daniel para maintindihan niya yung pinapabatid sa kanya ng Diyos. So, kung tayo, ay kung si Daniel nag-fasting pa para lang maintindihan to, so tayo, hindi naman tayo kailang intindihin natin lahat ngayon. Okay? Pero, ang advantage naman natin kay Daniel, alam natin yung revelation, alam natin yung history. So, teka lang. Kaya, para ma-appreciate nung iba, tignan na natin yung ating timelines, no? So, images. Sana makita ko agad. Images, material. Sabi ko na, wala eh.
imaging. Dali, mali ako eh. Yung Revelation. Documents. Sabi ko na eh, oh. Kailangan eh. Church files, yan, sorry. And then, Revelation Mapper, okay. So, para lang sa iba, kasi hindi nyo naabutan yung iba, ito pa yung ginawa ko lang na document para sa Revelation. Okay, sa Daniel, wala. So, ito po yung sa Revelation, yung chapter niya, 1 to, siyempre, hanggang 22. Pero hinati natin yan, di ba? So, yan po yun. So, in the period of, especially end times, mag-umpisa yan dito sa 6. Okay? Ito yung mga prominente lang naman. Di natin kailangan daanan lahat. Yung nasa gitna po. Itong nandito, chapter 1 to 11, yung dito, chapter 12 to 22, kung saan tinakil yung mga end times period or events. Okay? Nasa gitna, doon lang tayo mag-ano. So, may tribulation, and then rapture. Okay? Ito yung pagkakaibahan sa marami. Karamihan ng Baptist ngayon, iniwala na pre-trib. Ibig sabihin, mara-rapture muna tayo. And then, saka mangyayari yung mangyayari sa end times. Hindi po totoo yun kasi ang sinasabi sa Bible, tribulation muna, and then great tribulation, war with the saints, and then saka pala mag-rapture. Ibig sabihin, tayo ay kukunin yung mga mananampalataya, yung mga saved, sa kung aabutan nyo yung end times, tinatawag, bago dumating ang Panginoon. So, hihintayin natin pagdating ng Panginoon. Kalagitnaan po yun ang 7-year period sa Daniel 70th week. And then, may 144,000, nababanggit kasi kanina ni Kuya Marlon, no? So actually, ano po yan? Tama, Israel po yan. Pero ang, again, pagkakaiba natin sa iba, ang malino po sa Bible, pagkakalang sa day, binabalikan lang po natin yung ano, Revelation. Yung 144,000 na yun, na 12,000 per Israel, ay 12 tribes, yun po, I believe, ay mga ni-resurrect na Israelites. Okay, hindi sa panahon natin ngayon yun, kaya huwag ka maghahanap, kasama ka ba sa 144,000? Huwag ka magtatanong ng ganun. Mali na agad yun, hindi na naintindihan yung kanilang sabi. Kasi yung talaga yung mga lahi ni Jacob, Israel. At again, natapos natin sa ating Revelation series. Bakit natin nasabing ma-resurrect na sila? Kasi nga, nung una, binanggit doon, ay ang pinaka ano pala natin doon kasi 12,000 sa mga virgin na lalaki tapos kalugod-lugod sila sa Diyos. So sa panahon natin ngayon wala nang ganoon sa Israel. Okay, bukod sa wala na silang 12 tribes sa ngayon. Okay? And saka yung timing na kung maalala nyo bumaba sila tapos tayo naman yung tumaas. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin kung galing na sila sa taas bago sila tatakan at bago sila magpunta sa lupa, ibig sabihin, patay na sila. Okay? And then, period of the wrath of God, ito na yung binubuhos, yung parusa sa mga tao, sa mga unbeliever na hindi sila kasama sa rapture. Again, yung rapture ay yung pag-akyat ng mga mananampalataya, sabay-sabay, hindi na tayo namatay lahat. Okay? Yung iba namatay, pero kasabay yung mga namatay na before this time, mabubuhay sila magmuli, tapos yung mga hindi pa namatay, before this time ay buhay ka pa, kukunin ka na sa langit. Okay, kung di pa familiar doon, tawag doon is rapture. So, after nga ng rapture, period of the wrath of God, yung wrath of God, binubuhos na ng Panginoon yung kanyang galit. Pag sinabing wrath is galit, so puro anong kaparusahan yan. Hindi ko na nabanggit dito, pero basta maraming, ano dyan, naalala nyo pa ba yung, basta yung earth, may hail, may sunog, may locust, may darkness, nay, may gera, earthquake, flood, army din yun eh. Hail, okay. And then, the millennial reign of Christ. So, okay na yun. Yun yung masaya eh, after nito. Nung wrath of God, patay lahat ng kalaban ng Diyos. Okay, yung mga paparusahan niya, especially mga Hudyo, ubos. Mga Hudyong hindi naligtas, okay. Pero may mga mabuhay pa doon kasi hindi naman lahat namatay. So tayo naman ang bababa dito sa millennium. Si Jesus ang maghahari 1,000 years. And then may battle of Gog and Magog, white throne judgment in heaven. So yan din dadaanan nyo kasi dito lang tayo sa Daniel hanggang medyo nabanggit hanggang dito sa
period of tribulation, rapture, and then the wrath of God. Okay, binalikan lang natin yan. And yung hinahanap ko is yung yung chart yan. Okay? So, binanggit ko kanina yung Revelation chapters. Ito yung chart natin na from ano, Faithful Word Baptist Church. Diyan tayo nag-subscribe, no? Yung nabanggit ko kanina, ito yung malalaking timeline ito. Years to years. Hindi yung maliliit is months. Okay, so halos lagpas yan ng 7 years eh. Okay? Lagpas ng isang buwan. So ito po yung hirap na gano'n. Ito po nasa gitna, Abomination of Desolation, nabanggit niya kanina. Kaya pinapakita ko sa ito para ano natin, ma-map natin sa utak natin. And then, itong mga seals, yung 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 6, ito may parang period of tribulation, itong kulay orange. Okay? And then yung pula is yung great tribulation, dyan na, after niyan, yun yung rapture. So, kunin lahat ng mananampalataya, pati mga dati nang namatay na mananampalataya din. Okay? At makasama din ang Panginoon sa langit, pero ang Panginoon nagbubuhos ng kanyang galit sa mundo. Okay? Yung sabi ko kanina ng millennium, dito na yun. After nito. Ito na yung masaya. Okay? Diyan lang muna yan. Ay, hindi, mag-Bible pala tayo. No? So, mabilis lang naman po yan. No? So, basta yun yung sabi natin, period of the end, end times. Especially, 70th year of Daniel na natakil natin last Daniel 10. So ngayon, ito na yung i-reveal ng angel kay Daniel. Okay, so I also I in the first year of Darius of Mid. Okay, Mid yan ha, parang Mids. So yan po yung the Medes and the Persian. Even I, sino yan? Si Daniel stood to confirm and strengthen him. And now I will show thee the truth. Sorry, ito pala yung angel. Strengthen si Daniel. Okay? And I will show thee the truth. So papakita, behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia. Ibig sabihin, sa time kasi ito ng Persian, so obviously papakita niya yung future kay Daniel kasi nasa ito na nga si Darius yung hari nung panahon nito, yung mismo sasabihin niya kay Daniel, merong tatlo, 1, 2, 3 na hindi pa tumatayo pero magkakaroon ng tatlo. And then the fourth shall be far richer than they all, and by his strength through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia. Okay, so ano naman yung Grecia? Ito po yung another, kung alam yung history nyo, sino magaling sa history? Panahon namin, nasarada ko dyan eh. Pero, ito po yung another na papalit ngayon sa world dominance. Okay, sino ngayon pinakamalakas na bansa ngayon? Sa ngayon, US, yayabang yan eh. Kasi nga sila, lalalaban sa kanila eh. Do china-challenge nga sila ng China, wala lang yun. Kunwari lang yun. Alam nilang di kaya. Pero nung time na yon, so again, sino yung ano? Yung Mid or yung Persia. Mid-Persia. Magkano yan? Magkadikit. Then, ang next ngayon, yung Greece. Okay, so bakit daw ganito? Alala nyo ba yung Book of Esther? Sino nakabasa na nun? Book of Esther, di ba yung parang buwan sila, yung piyesta nila, buwan. Sobrang tagal kasi ang yaman nga. So, kaya ito yung tinutukoy doon. Nainiwala ko, ito yung tinutukoy doon. Sobrang yaman kasi pag ikaw yung matagal ka naghari, nag-accumulate yung kayamanan. Kasi ganyan po yung mga hari na yan. Kahit yung mga politiko ngayon, di ba? Napag-usapan tuloy si Bongo. Sabi nung, ang laki nung ano ni Bongo dito. Matagal lahat ang mayaman yun. Eh, no? Pero lalo na pagkadikit ka nung administrasyon, lalong yayaman yan. Ay, okay, maingit ha. Di positive yun. So, sinasabi ko lang yun kasi nga, ganun yung nangyari sa dati sa sino yung bago ng Assyria, then Babylonia, and then itong Medo-Persia nga. So sinabi lang yun, ba't niya binibilangan? Kasi sinasabi niya kay Daniel, ito yung mangyayari. Okay, makinig lang ha. Future, from the time ni Daniel, may mangyayari in the future. Sinasabi na sa kanya.
Again, ba't sinasabi sa atin yung prophecy para pag nangyari na yun, lalo tayong maniniwala. Isa yun at least sa mga binigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, sa kaninang preaching namin ng umaga, sinasabi ko sa inyo, di ba, yung mga bata, sinasabi ko yung itong mangyayari, ito yung mga pwede mangyayari. Pag nangyari na yun, positive man o negative, magtitiwala ka lalo sa Diyos. So, yun. Ito na yung mahaba. And the mighty king shall stand up, that shall rule with the great dominion and do according to his will. Ito pa yung gusto ko sabihin pala. Sa nasabi ko ito ng ibang time, hindi lahat ng sinabi dito nangyari na. Okay, marami dito nangyari na kasi nga, pasto eh. Ilang taon na ba nangyari yung ano, Roman Empire? Alam nyo na yun eh. Eh lalo yung Grecian Empire, and lalo na yung Assyrian. And then the Middle Persian, I mean. So, hindi lahat ng detalye dito nangyari na. Bakit? Kasi nga, kaya natin pinakita yung kay Revelation kanina. Yung ibang nangyari sa Revelation, tutukoyin dito sa chapter 11. Okay? Okay, so meron daw itong hari na to, will do according to his will. Eh, ganyan naman ang mga hari pag malakas. Kung anong gusto niya mangyayari, o subukan niya at least. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken and shall be divided toward the four winds of heaven, and not to his posterity, nor according to his dominion, which he ruled, for his kingdom shall be plucked up, even for others beside those. Kung naalala niyo po ito, natakil na rin natin to. Kasi nga sa Revelation, medyo binabalikan natin to. Pero ito na, sino kaya itong king na magiging, ito muna, mighty king. So sabihin ko na sa inyo kasi nga, ito po si Alexander the Great, okay? The king of Macedonia, which is actually Greek din yun, yung empire, Greek empire. At ito yung sinasabi nating accuracy sa Bible. Sino mga kalaban ng mga Kristiyano ngayon? Mga Hudyo, especially sa ganitong bagay. Alam nyo ba na hinahati nila to? Kasi nga, ang ganda ng accuracy ng Bible dito, hindi nila mapasinungalingan. Okay? Ito yung mga itatakil natin ngayon, kaya makinig lang kayo, ha? Yung, anong year na ba kayo? Anong grade? 7, 8, 9, 3rd year. Tapos na kayo sa world history? Tapos na. O, alam nyo na yung Grecian Empire. Hindi pa. Di ba? Sino yung pinaka-ano doon? Talaga yan. Si ano yan? Si Alexander the Great. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya noon? So, napakalakas niya hanggang sa ang dami niya sinakop hanggang sa bundok-bundok na yun, India eh. Hindi na nga na natating yun eh. Kasi nga, yung pinipigilan na siya ng mga general niya. Ano magagawin natin? Ang laki. Talo na natin lahat eh. Kasi alam niyo mo nangyari kay ano? Namatay siya. Batang-bata. 32 lang ata, 35. Nakakalala. Batang-bata pa. So, magaling siya kasi military, ano siya eh. So, nung namatay siya, siyempre, bata pa siya, di siya nagplano, may mga babae siya, pero wala siyang anak. Okay? Ito yung nangyari mismo dito. Okay, amazing ba? Ngayon, yung mga istorya natin, hindi naman alam yung Bible, yung iba siguro alam yung Bible, pero wala silang pakialam doon. Sinisulat lang yung history. Pero ito, matagal na nakasulat. Okay, tingnan nyo ha. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken. Ibig sabihin ng broken, ibig sabihin, lagpak, naisira, okay? And shall be divided toward the four winds of heaven. Interestingly, alam yung kingdom ni Alexander, kasi wala siyang anak, kanina niya iiwan. Wala siyang anak. Natira doon yung mga four generals niya, okay? Si Ptolemy, nakalimutan ko yung dala, si Lucid, saka meron pang dalawa na hindi masyadong malakas, okay? Okay. So, ito na ngayon yung masalimuot. Hindi ko didetalye ito kasi hindi ko rin, wala akong history book dito, okay? So, yung kukunin lang natin yung kailangan nating maintindihan, okay? And the king of the south shall be strong and one of his princes shall be strong above him. Tsaka paulit-ulit lang naman ito eh. Basta ang kwento lang nito, ang mga kingdom, di ba, lalakas to, matatalo niya, tapos gaganti na naman ito. Again, kung alam nyo yung world history, paulit-ulit lang yun, nakakasar nga eh. Though, ang maganda sa history, matututo ka naman. So, unti-unti lang, huwag mong ilagay agad sa utak mo and then kailangan mong malaman lahat.
Unti-unti yan. Sabi nga sa inyo, dati hindi ko gusto yung history, pero na-appreciate ko kasi may kinalaman sa panahon natin ngayon. May matututunan ka sa the past, ma-apply mo sa present. Okay. So, nabasa naman natin ito kanina. Bastang paulit-ulit lang yan. Mayiging malakas, gaganti, okay? Join themselves together. Ibig sabihin lang, ay mag-asani pwersa siya. For the king's daughter of the south shall come to the king of the north and make agreement. But he shall not retain the power of the arm, neither shall he stand nor his arm, but he shall be given up. And they that brought her, and he that begat her, and he that strengthened her in these times, but out of the branch of her root shall one stand. So mga nagano to, mga nag-aasawahan. Okay, ganyan po yan. Pag nagkakataon kung naalala niyo si Solomon, sino yung pinakasikat niyang queen? Naalala mo, king of Egypt, princess of Egypt, kasi pinagawa niya ng sariling ano, palasyo. So ganun po yan. Bakit siya nakikipag-alyado doon? Kahit sa panahon natin ngayon, para political advantage po yan. Yun ito nangyayari dito, hindi pa ito mayroon pintindihan. But out of a branch of her roots, ibig sabihin nun, anak niya, okay? Shall one stand up in his state which shall come with an army and shall enter in the fortress of the king of the north and shall deal against them and shall prevail. So ganun lang, naglalaban sila, pag prevail, nanalo siya. He shall also carry captives into Egypt their gods with their princes and with their precious vessel of silver and gold and he shall continue more years than the king of the north. Ibig sabihin lang, no, mas naging successful siya at nabanggit yung gold and silver, ganyan po sa gera. Kung alam nyo, yung sa Ukraine ngayon tsaka sa Russia, pera pinag-uusapan niya. May mga analyst na nag-ano dyan. About oil, about wheat, about ganyan po yung usapan dyan. At least nakarelate tayo dito. So the king of the south shall come into his kingdom and he shall restore his own land. But his hand shall be stirred up. Sabihin, magagali or may stirred up sila and shall assemble multitude na nagalit. Lalaban na naman, okay? Shall certainly come in overflow. Sinabi overflow, dadamihan nila, susasakupin nila. Ah, ito, parang Russia. Yun lang yun. And pass through. Then shall he return and be stirred up even to his fortress. And the king of the south shall be moved with choler. Choler is anger. And shall come forth and fight with him, even with the king of the north. And he shall set forth a great multitude, for the multitude shall be given to his hand. So, sabihin man, mag-aamas ng mga... Dati kasi, puro paramihan eh. Okay? Ganun lang. Sino naglalaro ng ano dito? Magda. And when he had taken away the multitude, his heart shall be lifted up. So, kung natalo niya yung marami, yayabang. Ganun lang eh. Walang bago dyan, no? And he shall cast down many 10,000s, but he shall not be strengthened by it. So, sabihin to, kahit dumami siya, yayabang siya, pero ibig sabihin nung shall not strengthened it, kasi may mga minsan, kahit sa chess, hindi lagi nananalo yung marami, di ba? So, pumuposisyon yung kalaban niya, okay? For the king of the north shall return and shall set forth a multitude greater than the former. So, nagparami na naman yung kalaban. At sila ay sumigod na naman. So, ganyan-ganyan po, hindi natin tapusin to. Ito lang interesting, okay? Nabanggit kasi si Daniel. Okay, sabi dyan, in those times, there shall... Kasi ganyan po yan, ha? Tingnan natin yung mapa natin. Ano, makita ko ulit. Mapa. Kasi na yung mapa natin ng buong mundo. Wala, sorry. Okay, ganito lang, sabihin ko na lang, ha. Si Israel, ang mga power nung panahon na yun, siyempre Greece, and then sa dito yung Babylon, di ba? Tsaka yung Assyrian, dito sa East. Okay? Dito, yung Macedonian, Greek, nasa taas yun. Kaya pag sabing North, King of the North, King of the South, kasi ang nasa gitna yung, sino nasa gitna? Israel. Yung South po doon, bandang Egypt. Yun po yung mga malalakas na bansa dati. Okay? Hindi ko napakita, hindi ko makita eh. Kaya sabi dito, in those times there shall many stand up against the king of the south. Also the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. Ibig sabihin ng robbers of thy people, ang sino pang people ni Daniel ng time na yon, Israel. So sila ay para silang ninanakawan eh. Alam nyo naman yung ginawa sa ng Babylon sa kanila, ninakaw. At syempre, nanalo sila eh. Alam yan. Yan, sinasabi dyan, so, yung malakas yung north,
Siyempre, marami silang sinira ng mga bansa. For he that cometh against him shall do according to his will, and that shall stand before him, and he shall stand in the glorious land. So, in the, by which by his hand shall be consumed. Sabihin, inuubos nila. He shall also... Hindi na tapusin to. Doon na tayo banda sa may kinalaman sa Israel, ha? Kasi ganun lang po yan na mga alliance sa mga hari dito, mga reyna, okay? Ayan, so mga nagka... Yung mga reproach lang dyan, parang napahiya. Siyempre, iba natalo. Ay, tayo itong maganda to. Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom, but within few days he shall be destroyed, neither in anger nor in battle. So, may kilala ba kayong kingdom na ano, nag-raise ng tax? Kasi yung time na yan, pag may gera po, saan kukuha ng pondo yan? So, kumukuha lang sa mga tao. Ganun po yan eh. Kaya nag-raise ng tax. Ito ba yung sinasabi ko sa inyo na may reference sa end times. Okay, kasi sabi sa Revelation, mayroong mga tinatawag na Antichrist. So, yung pinaka, yung beast. Okay? Tsaka yung prominenteng figure, kalaban nga lang. Okay? So, ito yung medyo dinidescribe siya dito, kaya dito tayo tututok, ha? E sabi dyan, in his stage, stand up a vile... Anong kinalaman nun sa end times? Yung nga sinasabi ko kanina, may mga bagay na hindi natupad dito sa history na to, sa time ng Grecian Empire. So, kailan matutupad yun? Ang tinidescribe even ng Panginoong Jesus, may mangyayari pa in the future kung saan... Ito, basahin ko na muna yung... Masa na ba yan? Yung desolate... yung sinabi... Ay, tanya ba yun yung desolation, abomination of desolation? Ito hinahanap din namin last time. Ito. Layo po pala sa 31 pa. Basta, magkakaroon daw ng abomination that make it desolate. Tingnan natin yung sinabi ni Jesus about this. Sino nagpalit ng keyboard ko? Nasa setting nito ito. Keyboard. The size. Ay, nako. Daniel. Yan, nako. Ito yung sinabi ng Panginoon, ha? So, nakasundan niyo pa yung timeline. So, ito yung panahon ng, syempre, Old Testament. Siyempre si Daniel, so yung again yung Egypt, Assyria, Babylonia, Medo-Persia, Greece. So panahon ng Greece, si Jesus, saan siya? Dito sa Romans. Okay? Yung event sa chapter 11, dito nangyari before ng Roman Empire. Eh si Jesus, nabuhay siya sa earth dito sa Roman period. Kasi nasabi niya, when therefore ye shall see the abomination of desolation spoken of David the prophet standing in the holy. So ito po yung natakil lang sa Matthew 24 na end time. So isubihin,
andito na yung kay Daniel 11, andito si Jesus, may tinutukoy pa siya end times. Okay, nakita ba yan sa... So, kaya isa yan sa mga malinaw na, again, kung Kristiyano ka, malinaw sa'yo dapat na hindi nangyari lahat ng sinasabi sa Daniel 11 and 12, nangyari na lahat. Hindi. Kasi may tinukoy pang future si Jesus nung time niya. Okay, sana nakuha niya yun. Balikan natin yung nasang tayo natapos kanina. 31. Hindi. 31 na ba yun? Hindi, nag-forward kasi ako eh. Ayan. Ito, 21. Okay, so ito yung tukoy dito na nagpaparalan ngayon siya doon sa sinasabi sa Revelation na Antichrist or ng Beast. Okay? Eh sabi dito, in incitation, a vile person, ano yung vile? Meron tayong preaching na yan, di ba? So, nakakadiri. To whom they shall not give the honor of the kingdom. Hindi siya gagawing hari. Yung sabihin lang nun. Pero, hindi siya natapos dun. Magaling to, sabi niya. To whom, but he shall come in peaceably. So, hindi siya manggegera. Kumbaga, manipulator po siya eh. Ganyan po yan. So, hindi pa natin naaral yung, ano, no, yung mga, tawag sa ganyan, psychopath. Okay? Kailangan aralin natin yan. Ipapasok na natin sa ating August, ano ba yun? 29. Mga psychopath reprobate. So, sana, andito kayo nun. Kailangan nyo maintindihan yun sa panahon natin. Sa mga bakla lang sabi ko, di ba? Pero gawin natin, pagsamahin na natin mga bakla sa mga psychopath. Okay? So, ganito lang gagawin niya. So, peaceably, and obtain the kingdom by flattery. So, siya yung magiging hari, hindi dahil malakas siya, kundi salita lang. And with the arms of the flood shall they be overflown from before him and shall be broken in yea, also the prince of the covenant. So, sino yan? Sino ba yung Prince of the Covenant? Ito na yung mahirap. Kasi bumabalik-balik siya sa history, no? Masasabi dito, matatalo niya yung... Sino ba yung Prince of the Covenant? Anong covenant? Yun ang tanong. Okay, so bitinin natin yun, ha? Hindi ko rin sure kung ano yan, eh. Yun yung sila-sila. Nagkakaisa kasi yung mga yan eh. And after the league made with him, he shall work deceitfully. Yan. So, ito, may covenant and then may league. So, alam nyo ba, sa panahon natin, alam nyo ba yung League of Nations? Medyo ano na tayo, lalim na. So, yung League of Nations, ito po yung sa history natin, before ng, ano yung meron ngayon? UN. Okay, yun eh. So, ito parang kasi mga nagsasama-sama itong mga bansa kasi mas malakas sila pag sila yung magkakasama. At pag meron silang mga kalaban na medyo malakas, eh kung nagsama-sama sila, matatalo nila yon. Yan ang nakita natin sa history. Kaya nakikita natin dito, itong Antichrist na to, magaling siyang mag-manipulate. Again, trait yan ng psychopath. Anyway, so doon na siya lalakas ngayon. Lala yung kanilang timeline natin. Doon siya papasok po, doon sa end times. And he shall enter peaceably even into the fattest of places of the province. He shall do that which his fathers have not done. So, mas magaling doon sa mga nauna sa kanya. So, by, ano na, nasabi lang doon na siya na yung nanalo. So, ang lakas niya na. Okay? Kaya, so, bumalik kayo yung King of the South, King of the North. Yea, they that feed on of the fortune of his meat shall destroy him, and his army shall overthrow, and many shall fall down slain. So, sabihin ng gulo, no? Lalakas siya, tapos pagtutulong-tulungan siya. Kung naalala niyo sa Revelations, ganun yung mangyayari sa the beast, okay? Yung sinasabing the beast, na kingdom of the beast. So, ganun din. Nung una, siya ay itataas, bandang uli, siya ay pagtutulong-tulungan. So, parallel po siya, no? Both these kings shall be due to do mischief, and they shall speak lies on one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed. So, naglalaban-laban sila, pero bandang huli, talo rin sila lahat. Yung sabi dyan.
Okay, so bandang huli, nanalo na siya. Balik na siya sa kanyang sariling land. Ngayon lang yan. Ito na, ito na. For the sheep of Shittim shall come against him, therefore he shall be grieved. And so may kikalaban na naman siya, babalikan siya, okay? And of indignation against the Holy Covenant, so shall he do, he shall even return and have intelligence with them that forsake the Holy Covenant. So ito na, Holy Covenant. Ano yung Holy Covenant? Sige nga. So sa Revelation, sino ang kalaban ng Antichrist? Mga Kristiyano, di ba? So ngayon naman, ang tinukuto, may kalaban din yung ano dito, sino yung hari dito, na vile person, Antichrist din po yun. So pansinin nyo, ang kalaban niya, yung Holy Covenant. So iba lang yung the people, ano yan? People of the Holy Covenant. So, mga Kristiyano din po yan. Okay, in the future pa. The arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of stand, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that make desolate. So ito na pasok kanina ang binanggit natin kasi sa Matthew 24, again, ang nagbigay ng timeline ng si Jesus. So Matthew 24, tinukoy yung end times dito. Ngayon naman, nabanggit yung abomination that make desolate. Sinabi sa Matthew 24, desolation, the abomination that make it, ano sabi doon? Abomination that make it desolation. So, ito rin yun. At sinabi pa niyo, sinabi ni Daniel. So, ito na talaga yun. So, ibig sabihin, in the future pa yun. Okay? Kaya ito po yung importanteng part dito, yung sinasabing, she shall take away the daily sacrifice. Kasi po, sa panahon natin ngayon, wala na yung daily sacrifice kasi nga, wala na silang temple. Kaya, nilalagay natin yung timeline dyan. Again, in the future pa yan. Kaya, may clue po tayo kung kailan mangyayari itong end times. Kailan? At least, yung temple sa Jerusalem, mabibuild ulit nila. Before nito. So again, di tama yung pre-trib rapture kasi kailangan mangyayari muna lahat yan. Okay, sana nakuha ng iba. And such as do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flatteries. Diba? So sino daw ito? May kalaban, tapos may mga bida, yung kaninang people of the covenant. Dalawa yan ha, hindi mahirap yan eh. Sino daw yung mga ikukurap? Sinong klaseng tao? Silang mga wicked. Ganito po yan. Kaya yung, again, nasasabi ko sa inyo yung bakuna na yan, hindi ako pabod dyan kasi nga, ang nautunugan ko dyan, sino ba yung nakikibakuna? Bakuna. Sino ba yan? Yung mga kumikita, mga wicked. Kahit namamatay na yung iba, matay yun. Ganun eh. Experiment eh. Diba? So sa panahon na to, ang mga kakampi ngayon na yung Antichrist, sino? Yung mga wicked. Yung sinasabi dyan ha. So sila, makukurap sila at hindi lang, kasi pina-flatter sila, okay lang yan. Gawin nyo yan. Itong mga kalaban natin, ito na yun. But the people that do know their God shall be strong and do exploit. So ito another reference to dun sa ating post-trib rapture kasi nga sabi nila pre-trib mawawala lahat ng Kristiyano. Eh sino gagawa nito? Diba? So walang ibang gagawa nito kundi mga Kristiyano kasi itong mga taong daw na nakakaintindi, nakakakilala sa Diyos. So kaya ganun din tayo ngayon habang dumarating itong lumalapit na itong end times, hindi tayo nanghihina. Lalo tayong sumisipag, matapang. Eh sabi kasi dyan eh, oh. So, may ilala ko just din gusto winning. Bahala sila. Ewan ko sa kanila, baka yung next, yung mga next batch niya, kahit mga next generation ng Baptist niya, baka hindi na Baptist siya, hindi na liligtas. Ganun yun. Pero ito, aabutan natin ito, kung aabutan natin. Kung hindi, itrain natin yung mga bata. Para pag dumating ito, sila yung mga ano doon, mga bida doon, yung mga army. Yung mga... Sana nga ngayon eh, para kasama tayo doon. Amen? Oh, gusto niya talaga. Ayos. And do exploits. Oh, okay yan. Ako, yun ang gusto ko din eh. Kasi nga, lahat naman tayo sa langit, hindi anong gusto niyong action eh, ma-experience natin. And they that understand among the people, yan ha, magkadoksong yan. So, unang tawag sa mga people of God na nagtatapat ha, kilala nilang Diyos, lalakas, at pag sinabing exploits, ano yung exploits? Ito yung mga parang adventure ba? Kaya yung tinatawag kayo sa history niyo, yung mga taga-Spanya na nag-exploit dito. Explore yung tawag dyan eh. Kasi nga,
Hindi mo alam kung ano mangyayari doon, pero sige. Ganun yun eh. So, ganun tayo mga Kristiyano ngayon sa end times. Dapat di ka takot. Ano meron dyan? Pwede kang mamatay, pwede kang parusahan. Ah, sige lang. Masaya yan eh. Ilingkod ako sa Diyos. Pero ito pa, and they that understand, sila pa rin, mga people of God, and they understand among the people shall instruct many. Yet they shall fall by the sword and the flame, by captivity and by spoil many days. So, ibig sabihin, kahit matapang tayo, iba sa ating makapatay. Alam natin, pinag-usapan natin sa Revelation yan eh. Okay lang, langit ka naman eh. Yan, sinabi na sa atin, kaya hindi tayo dapat matakot. Amen? Ano sabihin na instruct many? Soul winning po yan. So, even at that time, hindi tayo hinto. Kasi nga, parang nagbibilang na lang tayo, nagdadagdag na lang tayo ng reward dun eh. Sir, yung time po ba na yan, kailan po yung natago na tayo sa wilderness? Ayan, kasi nga, napapatay na iba eh. Yes. Yun na exactly yun. Okay? Tuloy lang. Now, when they shall fall, they shall be whole pen with a little help. Okay, whole pen yan. Ibig sabihin lang, tutulong, but they shall cleave, but many shall cleave to them with flatteries. Okay, so may mga nang ano pa, may nakiki ano sa atin, nakiki tawag dito, nakikisakay pero puro flatteries lang. So yun ang sinasabi dyan, matatalo tayo ha? Dito lang sa panlupa. Sinabi rin naman sa Revelation. So okay lang yan. But anyway, and some of them of understanding shall fall. Okay, hindi lahat. Yung iba, mag-fall. Ibig sabihin, mamatay. Okay? To try them, to purge, and to make them white even to the time of the end. Because it is yet for a time appointed. So, ibig sabihin, in the future pa yun. Okay, pero yung sa ating matatalo, yung mamatay. Pero okay lang yun. The king shall do according to his will. Paulit-ulit yung ano, no? Yung the king according to his will. Ganyan po kasi ang mga hari. Pero okay lang, pa sinasabi mangyayari. Gusto niya yan. Mayaan mo lang sila. Ito na, and he shall exalt himself and magnify himself above every god. So, tamang-tama sinasabi sa Revelation, di ba? And shall speak marvelous things against the God of God. Sinabi rin sa Revelation, pagdating sa bibig niya, ang dami niyang sinasabi kung ano-ano. Mayabang, ibig sabihin. Ganyan po yung mga leader natin ngayon, di ba? Yan ang pinaka-ano nila eh. Shall proffer till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done. Sinabi lang, mangyayari lahat yan. Neither shall he regard. Ito na. Ito yung medyo... Kasi mayabang na siya. Makapangyarihan. Ano pa? So, pag sinabing neither shall he regard the God of his fathers, ito pa yung sinasabi ng mga ano din sa prophecy, yung itong Antichrist daw, Hudyo daw. Kasi may kinalaman siya sa ano eh, sa mga tatay-tatay. Saling lahi, salaman. Okay? Ito sabi dito, hindi niya papakialamang, wala akong pakialam, yung mga Hudyo, yung mga tatay ko, wala akong pakialam dyan. Nor the desire of women. So ito yung ating reference na malamang bakla yun. Kasi sabihin, ang lalaki po is ano eh, kahit paano, napapersuade yan ng babae, alam niyo yan, di ba? Hindi lagi ha, matalino yan, alam niyo yung ano niya. Pero, ang babae kahit yung sa Book of Esther na naman, sa Bible, malaki ang influensya niyan sa lalaki. Kasi nga, yung kapangyarihan niyo eh. Pero ito, hindi, wala. Babae, wala. Alam pa kayo lang kasi malamang bakla. No? Okay. Hindi ko sinabi ganun na, pero yun ang nakikita natin dito eh. Nor regard any God. Kasi walang takot sa Diyos. Walang takot sa kahit anong Diyos. Kasi yung Diyos. Mayabang, no? For he shall magnify himself. Eh, kasi nga, siya na yung pinaka eh. Ganyan ang Antichrist. But in his day, shall he honor the God of forces. Ah, so hindi niya kinikilala yung Diyos, pero mayroon siyang sariling Diyos. At yon ang God of Forces. Familiar ba po yun? God of Forces. Hindi nga, actually yun ang ano natin dyan eh. Natapos natin sa Revelation. Itong Antichrist na to ay magpa-practice ng sorcery. At interestingly, yung forces, eh, kasi panahon namin yung Star Wars eh. Sino na pala yung Star Wars? May the Force be with you. Oh, di ba? Yung sinasabi lalo sa Star Wars, may the Force be with you. So, mga Kristiyano, God bless you, may the Lord be with you, di ba? Eh, bakit sa Star Wars, may the Force be with you? May blasphemy dun. Parang hinahalintulad nila yung Diyos natin, binabati natin yung mga Kristiyano sa Diyos, pangalan ng Panginoon, sila, may the force be with you. Parang yun ang pang ano nila. So dito, God of forces.
And the God whom his fathers knew not, shall he honor with gold, silver, and with precious stone. And so, Diyos pala nito, ano, pera, ano? Actually, yan ang mga Diyos-Diyosan ito, mga ano eh, pera. So, ino-honor niya ng gold, pero actually, ang gusto niya dyan, yun nga, mukhang pera itong mga to. Thus shall he do in the most strongholds with a strange God, whom he shall... So, parang ano naman yan, di ba? Napansin niyo ba yung mga Katoliko? Yung mga nag-establish ng mga ano nila? Business? Napansin niyo yung ano yung madalas andun? Santo Niño, di ba? Lahat ng business nila, lalagyan nila ng gano'n. Kasi, ito yung Diyos ko eh. So, ito parang ginasabi nila, lahat daw ng mga base nila, strongholds, yung mga base po nila yan, lalagyan nila doon ng strange God. Okay? So, yun, and shall divide in land for gain. Ibig sabihin, kaya siya nananako para yumaman siya. Gulat ba kayo doon? Yung talaga yung mga yan eh. Sa pera-pera yan. Abusin na po natin ito ha, parang hindi natin ano. And at the time of the end shall the king of the south shall push at him. Bumalik na naman yung ano, may kalaban na naman siya. And the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, with horsemen, with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow the Passover. Kung mapansin niyo yun, ang daming detalye yung binigay, tapos binalik lang niya yung kwento nung sa panahon ng mga Greece. So kaya naniniwala ako dyan, parang nag-flashback yun. So parang na-flinash fast forward yung detalye sa end times. Okay, kasi again, ang daming reference sa Revelation. So, pero binalik niya again yung nangyari sa Greece. And then, yan, so kaya nalaman natin na bumalik siya sa time, no? Yung binabanggit niya mga kingdom dito is ngayon, wala na. Edom, Moab, and children of Pharaoh. He shall stretch forth his hand also upon the countries, the land of Egypt shall not escape, but he shall have power over the treasures of gold, silver, for the precious things of Egypt and the Libyans and the Ethiopians. So, mayaman ang nananalo sa gera. But tidings out of the east, and out of the north shall trouble him. Therefore, he shall go forth with great fury to destroy and utterly make his way away, to make away many, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious hollow mountain, yet he shall come to his end and none shall help him. Tapos. So parang ito yung nangyari daw sa, alam mo, nangyari sa Grecian Empire na. Yung apat, nahati yung ano kay kingdom ni Alexander sa apat, yung dalawa lang malakas doon. So, yung south and north. And then, bandang huli, anong expect nyo sa mga kaharian? Tipopula, tapos. Ganun lang po yun. So, ang lesson doon, ano lesson doon? Eh, yung i-desire natin, yung kasama tayo, okay? Yung sinasabi dyan na, ito yung ating i-desire. Kasi dyan tayo kasama. At, dyan tayo may reward eh. Kasi mamatay-matay tayo, di patay. Amen? So actually, ito yung pinagusto kong i-focus eh. Pag dumadating na yan, tataka ka ng 666. Iba, ginagawa ng laro yan eh. Bakuna daw yan. Lalong na ano yung iba, hindi ko sinabing ganun. Sabi ko, ayoko ng bakuna kasi una, hindi ko gusto yon. May namamatay, may na-perwisyo, may humangihina. Kaya hindi ko sinabing yun ng 666, okay? Problema sa iba, ganun ginagawa. Kaya nawawala lalo sila tiwala dito and then di-dismiss na nila yung Bible. Hindi natin sinabing ganun, ha? Ganito, ito yung focus natin. Pag dumating in time, hindi ako naiiyak ha. Pag dumating na po yung time ng Antichrist bago ng rapture, I hope ito yung ating gagawin. Hindi tayo matakot kasi magtatapos at magtatapos na rin lahat eh. Ang mundo eh, ano magagawin mo? Amen? Sana na-encourage kayo ha. Kaya ganito yung preaching natin. Sinasabi natin yan lahat. Yung iba natatakot na. Actually, pwedeng natin gawing ano to eh. Encouragement sa, kung na, nag-soul winning tayo.
lamang tayo dyan kasi kahit pa paano naririnig nila yan na, uy, baka parang may sinabi sa Bible na ganyan. Eh ngayon, alam natin. So sabi natin, huwag natin sila takutin. Pwede, medyo. Uy, mangyayari talaga yan, yung tatakan. Yung sabi sa Bible yan. Eh. O pag takot na siya, hindi soul winning mo na. Diba? Oo, oh, yun talaga. Yun ang totoo. Okay, so... question? Wala na. Wala na oras. Salamat. Natapos natin yan. Next time, last chapter of Daniel. Mas medyo maiksi na yun, tsaka medyo mas okay-okay na. Okay? Pray, Lord, maraming salamat sa book of Daniel, chapter 11 na tapos na rin namin. At least, yung ibang details, Panginoon, ay hindi na namin ginover dahil ito po ay may daming cover sa aming free time, Panginoon, kung paano hindi tayo na yan, ay nangyari talaga, especially yung mga nangyari in the past. But nag-focus kami, Panginoon, sa future na, again, you're hinting at na hindi pa nangyayari even at our time. So I pray na ma-encourage kami mag-aaral ng salita, Panginoon, na ito'y masaya. And especially, Lord, yung application nito sa aming buhay sa ngayon, ano ba dapat naming take out dito, kung mangyayari itong mga kasalimutang bagay, hayaan nyo yung Antichrist later na mamilwisyo, but lalakas din siya. So, what we can do is to study your word and then apply yung dapat nang apply, soul winning, and then mag-ipon kami ng rewards ngayon sa panahon namin yan. Hanggat kami po ay binibigyan pagkakataon, we'll make the most out of this time, Panginoon. Ano po binibigay. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.